Bad news tayo ngayon, mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa Dama de Noche Street, Barangay Santa Lucia, lungsod ng Pasig, kung saan nagkaroon ng sunog. At nandito na nga itong mga mga fireman natin at mga fire truck na mga nakapila dito sa kahabaan nitong Dama de Noche hanggang doon sa countryside, Barangay Santa Lucia. So, at mabibilis na mga nakaresponde. Mga kaibigan, kung nakikita nyo itong bahay sa banda itaas na yan, yan ang nasunog. Ano? At mabilis naman na agapan ng mga bumbero natin. Sa ngayon ay wala na tayong nakikitang mga usok dito o anuman apoy. Pero talagang ito, yung harapan ng bahay ay tupok na, no? Ando na rin yung mga firemen natin sa loob ng bahay na nasunog. So, at abalang-abala yung mga fire truck natin na talaga namang buti ay mabibilis na mga nakaresponde dito sa lugar. Ayan, okay. So, inulit ko mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa Dama de Noche Street, Barangay Santa Lucia. Shoutout kay Padyo. So, ang tingin ko dito mga kaibigan ay fire out na to o fire control na, no? Under control na itong sunog na naganap dito. Dahil wala na tayong nakitang na apoy. At tingin ko mga dalawang bahay din itong nasunog dito sa lugar na ito. Yan, at abalang-abala pa rin yung mga bumbero natin. I'm sorry kung mali ako sa title. Sa pagmamadali ko ay hindi ako makapag-type ng maayos dahil nagmamadali. Pero nandito tayo sa lungsod ng Pasig. I'm sorry po sa comment, okay? So, andito tayo sa lungsod ng Pasig. Particular dito sa Dama de Noche, Barangay Santa Lucia, lungsod ng Pasig. Okay. So, kanina nadaanan ko nga yun ang mga fire truck na nakapila hanggang doon sa kahabaan ng countryside. Mabibilis talaga itong mga firemen natin at fire truck natin. Pero yun na loob ng bahay, talagang napapansin ko ay tupok na tupok. Ayan. So ayan, hanggang sa ngayon, yung mga firemen natin, ayan, at abala pa rin, no? Sa pagkakadkad o pag-aayos nitong host nila na ginamit nga dito sa sunog na naganap dito sa lugar. Ayan, para doon sa mga viewer natin, pakishare ang live video natin dahil baka may mga kamag-anak din kayo dito sa lugar nitong Dama de Noche Street, Barangay Santa Lucia, lungsod ng Pasig. Oo, buti naman at hindi na lumaki ng gusto ito, no? Kagaya ng comment ni Ophelia Caballero. Ayan. At under control na ito. Alagay ko naman na wala na, no? Nga hindi pa natin alam kung ano ang pinagmulan ng sunog at kung mayroon bang nasaktan. So, hanggang sa ngayon ay wala pa tayong nakakausap sa mga nandito. Thank you.
Sir, kamusta po? Sa dito po ba kayo nakatira? Ayan, no? So, ito, makaibigan na iya. Tignan natin itong iba pang lugar dito sa area nitong nasunugan. Ayan, so ito na nga yung nakita natin, mga fire truck na sa kasalukuyan ay nandito, no? So ito, meron silang ano rito eh, yung tally board o board, no? Tignan natin, no? Okay. Confidential area. Okay, nagsimula ang sunog, first alarm, 1306. Ayan, so ito nga, tingnan natin itong on-scene squad report nila. At ayan, countryside, nila, ayan, si dito Zuel, sa yung fire officer, Santa Lucia, ayan, residential area, okay. Itong nasunog na ito. Right. Ayan, yan lang yung kanina. So, nag-first alarm, no? Tapos dalawang bahay yun na nasunog. Ayan. So wala naman na itala dito na nasaktan, no? Walang na sinasabi. So nangyari ito alauna 6, no, kanina. Ayan. Kaya pa may nangyari na kung nagpensyon na kaya tsaka. Okay, mga kaibigan, at yun. Ito, talagang hanggang sa ngayon, abala pa rin yung mga tao dito sa lugar. Oh. At tingnan ulit natin kung subukan natin kung makakapasok tayo. Nalapitan natin yung area na nasunog. Oh. At meron na rin tayong mga nakita dito, mga kapulisan. At nagbabantay na nga sa protocol. So, at ngayon nga, ito, nilagyan na ng yellow, kulay dilaw na ribbon na yan, no? Nakalagay dyan, fire line, do not cross. So, bawal pumasok sa loob. So, ano kaya ang pinagmula na sunog na ito, no? So, sa ngayon, hindi pa natin alam, eh. So, yan, nilagyan nga nila ng ribbon, at nakasulat dyan sa ribbon. Fire lane, do not cross. Yun. Under investigation by BFP NCR. Yun ang nakalagay dyan sa ribbon na yan. So, mga kaibigan, nandito na rin si Mr. Brian Wong ng DRRMO ng lungsod ng Pasig. Talagang dumating din dito para maalamin kung ano ang pinagmula ng sunog. At itong mga nasunog dito. So ito, kakahanap tayo ng ilan ma-interview rito, no? So, banda rito tayo. Yung kaibigan natin na mga taga-barangay Santa Lucia nandito. Okay naman, no? Yung may mga nangungupahan daw, sabi namin nakaanda yung basketball court, pinapaayos daw ni Kagawad Girl yung sa BSS namin para kung sakali pansamantala binong muna sila. Countryside covered court nila po sila. Kasi malayo po yung yung sa doon. Malayo. Sa Bliss. Malayo po sa kanila, hindi sila makakakita. Sir, may idea na po ba kayo kung meron na saktan? Meron po eh, sinugod na po din ng ambulansya natin. Okay, sa ospital, dinala muna sa clinic, kaya alam mo kung hindi kinaya. Isang tao lang naman. Alam niyo kung paano ang pinagmulan ng nasunog? Lalaki yata. Pinagmulan daw po para nakasaksak na cellphone. Naiwan. Charger. Pwede na rin yung mga damit, pagkain. Mensahe na lang natin sa mga kabarangay natin dito. Mag-ingat sa sunog. Ayun po, mag-ingat po tayo sa mga nakasaksak nating gamit. Kaya huwag nating pababayaan. Lalo na kung gaya, di ba luma? Oo. Mga lumang gamit. Si
cap naman noon, nagutos na. Anytime, pinapabilang na lang sa barangay social services natin. Kung ayan. At naka-ready o. Pero, okay. Puro mga nangungupahan. Marami yan nangungupahan. Malamang, pati yung may-ari. Makasama na muna natin. Kanina na nangungupahan daw sila. Okay. Alright. Inaalam pa kung nanay ko ilang panimis. Ayun. Okay, ano mga kaibigan, at ito nga ang nalaman natin ang nangyari dito sa sunog na ito ay yun, mayroon isa pa lang nasaktan na sinugod na nga sa ospital, at ang pagkakasabi nga ay itong sunog ay nagmula sa cellphone na yun, sa charger daw ng cellphone. At nakaramihan yung nakatira pala dito sa bahay na sunog na nasunog na ito ay mga nangungupahan. Yun. Okay. Hindi nangungupahan daw? Mga ito. Pero may sinasabi sila na may nahanap, nawawala. Hindi, ito yun na nakuha namin impormasyon. May nakapagsabi na ang meron isang nasaktan na ngayon ay nasa ospital na. Tapos nagmula ang sunog sa cellphone, no? Charger ng cellphone. Ah, nag-overheat. Ayun. Oo, siguro. Ayun. So, yan nga, ang mga kaganapan na nakita natin dito sa Dama de Noche Street, Barangay San Calusia, lungsod ng Pasig. At pasalamat na rin tayo at mabilis na pula itong sunog dito sa lugar na ito. No? Inuulit ko mga kaibigan, ay mag-ingat tayo lalong-lalo na sa mga sinasaksak natin mga dekuryente. Kagaya nga dito, ang pinagmulan ng sunog ay isang charger ng cellphone. May kasabihan nga tayo na di bali ng manakawan, huwag lang masunugan. So mga kaibigan, hanggang dito na lang itong live video natin, at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga tumulong, volunteers, firemen natin na mabibilis na mga rumisponde dito sa sunog na naganap nga dito sa Dama de Noche, Barangay Santa Lucia, lungsod ng Pasig.